Hi, Edward Reformina here, author of Pinoy MLM Exposé and the creator of Sponsor More Downlines. In this three-part video training, ituturo ko sa iyo yung mga secret sponsoring strategies na nadiskubre at natutunan ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng 10 up to 23 direct downlines every single month. Ang goal ko sa video na to ay ma-share sa iyo yung mga strategies na natutunan ko and hopefully ma-apply mo din tong mga strategies na to sa business na ginagawa mo ngayon para makuha mo yung resulta na gusto mo. Pinagawa ko to dahil alam ko na madaming Pinoy networkers ang nag-struggle o nahihirapan sa kanilang network marketing business. So sa ganitong paraan, I hope makatulong kahit paano. Ang una natin pag-usapan ay yung mga common problems na na-experience at nararanasan ng mga Pinoy networkers sa kanilang network marketing business. Una sa mga problem na yon ay yung puros hindi qualified ang mga na-invite na prospect, kaya puros rejections din ang napapala nila. So karamihan ng mga na-invite nila is mga negative, mga skeptical, kung hindi negative at skeptical, mga walang pera. So ito yung ilan sa mga reason kung bakit puros rejections yung napapala nila doon sa mga ini-invite nila. Pangalawang problem is, madami na silang na-invite, pero nahihirapan at wala pa din silang mapajoin. So, na-invite na nila lahat ng mga kakilala, kaibigan, at kamag-anak nila, pero nahihirapan silang i-convert yung mga prospects na yon into downlines. Pangatlong problem is, nauubusan sila ng panggalaw. So, yun nga, dahil nga ang dami na nilang na-invite, tapos puro sa rejection, sirap sila magpasali. Anong nangyayari, mas malaki pa yung ginagastos nila kesa dun sa kinikita nila. At kadalasan, nagkakanda utang-utang pa imbis na kumita. So, ganito yung, ito yung mga ilan sa mga common problems na na-experience sa mga network marketers. Actually, ito din yung mga naging problema ko nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing business ko. So, halos araw-araw akong pumupunta sa office namin para mag-invite ng mga kakilala at kaibigan ko. And ginawa ko lahat ng mga sinabi at tinuro sa akin ng upline ko. Nag-invite ako ng kung sino-sino, namigay ako ng flyers sa kalsada, sa mga malls, na musakal, nag-house party, nagbahay-bahay, etc. etc. Pero yun nga, puros rejections yung napala ko. At yung puros rejections yung natanggap ko sa mga prospect ko kahit ang dami ko nang in-invite. Karamihan doon sa mga na-invite ko, puros negative, mga skeptical. Yung iba, sinabihan ako na scam daw yung ginagawa ko. Yung iba, sinabi, balikan ko na lang daw sila kapag may resulta na ako. Yung iba naman, sinabi na yung mga nauna lang kumikita dyan, kung ano-ano pa. Sa madaling salita, puros mga hindi qualified na prospects yung mga na-invite ko. So, yun nangyari sa akin. After 4 months, isa lang yung napasali ko. Actually, itong isang napasali ko na to, parang naawa lang siya sa akin kasi nga wala akong mapajoin. Parang napilitan lang siya na mag-join sa akin. And dahil nga ganun, hindi ako kumikita sa business ko. Puros failures and rejection. Naganda utang-utang ako kasi dahil siyempre kailangan ng panggalaw. Okay? So, naganda utang-utang. And then, ang laki ng pera din na nalugi sa akin. So, umabot ng mga nasa 80,000 mahigit or more. Hindi ko na alam. Pero syempre, hindi ako basta-basta sumuko. Ang ginawa ko, naghanap lang ako na naghanap ng mga solusyon doon sa mga problema ko na yon. Okay? And thank God, nakahanap naman ako ng solusyon. At pagkatapos kong mahanap yung mga solusyon na yon, pagkatapos kong makadiskubre ng mga solusyon doon sa problema ko sa business ko, ito yung ilan sa mga nangyari sa akin. I sponsored 63 direct downlines in 4 short months. And consistently na din ako nakakapag-sponsor ng 10 up to 23 direct downlines every single month. Tapos mas mabilis ko na-build yung business ko at nagsimula ako mag-duplicate dun sa mga kagrupo ko. Okay? So, yung mga solutions na natutunan ko, yung mga solution na na-discover ko, yun yung mga pag-uusapan natin sa 3-part video training na to. Yung mga solusyon na yun, yun yung mga matututunan mo sa video training series na to. Okay, so pag-usapan ulit natin yung typical scenario na nangyari sa mga network marketers. So, pumasok sila sa network marketing business nila, first time man or kung may past experience. Ha? Pero nangyari ganito, excited na excited sila sa una, pump up na pump up sila. So, shinare kagad nila yung business nila sa mga kaibigan, sa mga kakilala, kamag-anak nila. Eh, nag-prospecting agad sila, nag-share sa Facebook, invite dito, invite doon, invite sa kaliwat kanan yung pag-i-invite.
Tapos excited na excited sila and pump up sila dahil ang ine-expect nila is makuha na nila yung mga pangarap nila. Ine-expect nila is makuha na nila yung mga goals nila. Okay? Pero ang nangyayari, unfortunately, puros rejections, puros failures, at puros frustrations yung na sumasalubong sa kanila. Tapos nagtataka sila kung bakit ganun yung nangyayari. Hindi nila alam kung bakit ganun yung nagiging resulta kahit binibigay naman nila lahat ng effort nila. Kahit ginagawa na nila lahat ng mga tinuturo sa kanila. Hindi nila alam na ang tunay na problema, kaya sila nahihirapan, ang dahilan kung bakit puros rejections ang napapala nila ay dahil hindi nila alam kung paano mag-pre-qualify o mag-sort out ng mga prospects. Kaya nangyayari, madami silang oras, effort at pera na sinasayang sa pakikipag-usap sa mga unqualified na prospects. Hindi din nila alam kung paano sagutin ng tama yung mga common MLM objections. Kaya kahit qualified na yung mga prospect na kausap nila, hindi pa din nila mapajoin dahil sa mga objections na hindi nila nasasagot ng tama. Okay? At hindi nila alam, karamihan, hindi nila alam kung paano mag-close effectively. Kaya kahit madami silang mga prospects na kinakausap, hirap pa din silang mapag-recruit. Bago ko ituro, bago ko i-share sa iyo yung mga solusyon sa mga problema na to, first, I would like you to imagine na nag-apply ka sa McDo, sa McDonald's. Sabihin natin, nag-apply ka sa McDonald's tapos natanggap ka sa trabaho. Pero ito yung scenario. Scenario, wala kang kahit anong alam sa pagluluto, hindi ka pa nakapagprito kahit isang beses, hindi mo pa nagagawang magluto sa tanan ng buhay mo. Okay? Ngayon, ito yung tanong. Kapag inutusan ka ba ng manager para pumunta doon sa kitchen para magprito ng burger patty, ang tanong is, magagawa mo ba ng tama yung trabaho mo? Yung inutos sa'yo? Malamang hindi kasi nga, wala ka pang background, wala ka pang knowledge para gawin yung task na yan. Tingin mo alam mo kung kailan mo babaliktarin yung burger patty. Tingin mo alam mo kung kailan, kung luto na o kung hilaw pa yung burger patty na niluluto mo. Malamang hindi kasi nga wala ka pa nung idea, wala ka pa nung tamang knowledge para gawin yung trabaho na yun. So para magawa mo yung trabaho, ang gagawin nila sa totoong buhay, ang gagawin nila sa'yo dito kapag nag-apply ka sa, pag pumasok ka sa McDo, ang gagawin nila sa'yo, bibigyan ka nila ng tamang training. Okay? Bibigyan ka nila ng tamang training para magkaroon ka ng tamang knowledge. Pag meron ka na ng tamang knowledge, magkakaroon ka ng tamang skills para magawa mo ng tama yung trabaho mo. So, ganun din dito sa network marketing. Kung gusto mong magawa ng tama ang negosyo mo, kailangan mo ng tamang training at kailangan mong matutunan yung mga tamang skills. Lalo na kung first time mo pa lang sa network marketing or kung bago ka pa lang sa business mo. Ang solution dun sa mga pinag-usapan natin kaninang common network marketing problems is to acquire skills. Okay? Kasi kapag meron ka na ng mga tamang skills, tamang network marketing skills, yun yung magiging susi mo para maging successful ka sa network marketing business mo. Okay? Let's face it, kahit ano pang career at kahit ano pang business ang pasukin mo, you need to acquire skills. Kahit yung simpleng pagbabaligtad lang ng burger patty sa McDonald's, kahit yung simpleng ganung trabaho, is kailangan ng tamang skills, kailangan ng tamang training. What more pa kaya yung network marketing business mo, di ba? So, karamihan ng mga networkers parang ganito kasi nangyari. Para sila sumusugod sa gera na wala silang dalang bala. Kumbaga, hataw sila ng hataw, araw-araw sila humahataw, kahit wala pa sila ng mga necessary skills na kailangan para magkaroon ng resulta at para magawa ng tama yung business nila. Kaya madalas na nangyayari, mas nauuna pa silang mag-quit bago pa nila matutunan yung mga tamang skills. So kung nahihirapan ka ngayon, kung nahihirapan ka makapag-sponsor, kung nahihirapan ka makapag-recruit, kung nahihirapan ka sa network marketing business mo, yun ay dahil wala ka pa ng mga kinakailangan na skills para maging effective na networker. Kung gusto mo ng resulta sa business mo, aralin mo lang ng mabuti yung mga skills na yun. Ngayon, pag-usapan natin na yung 3 solution skills to success that you need to learn. Ito na yung mga skills na kailangan mong matutunan. Ito na yung mga skills na kailangan mong ma-master kung gusto mong magkaroon ng resulta sa business mo. Okay, first skill is sorting skill. Second is objection handling. Third is closing skill. Ang una natin pag-usapan ay yung sorting. Bibigyan kita ng magandang analogy para mas mag-grasp at mas maintindihan mo na mabuti kung ano ba itong sorting.
So, sabihin natin may nakita kang tatlong mansanas dun sa lamesa. Okay? So, gusto mo kumain ng mansanas, kaya ang ginawa mo, kumuha ka ng kutsilyo, hiniwa mo sa gitna yung mansanas. Yung unang mansanas nakita mo, bulok na yung loob niya. So, ang ginawa mo, hindi mo kinain. Okay? Pangalawang mansanas na hiniwa mo, nakita mo, may uod yung loob. So, ang ginawa mo, hindi mo din kinain. Okay? Yung pangatlong mansanas na hiniwa mo, nakita mo, okay na siya. Hinug na at pwedeng-pwede nang kainin. So, yun ang kinain mo. Yun lang yung kinain mo. So, ang ginawa mo, hindi mo kinain yung naunang dalawang mansanas kasi nalaman mo kaagad na hindi sila maganda kainin tsaka baka magkasakit ka pa. Okay? Ganun yung sorting. Pwede mong i-apply to sa network marketing business mo. Pwedeng sa simula pa lang, pwedeng sa una pa lang ay malaman mo na kaagad kung sino lang ba yung mga qualified dun sa lahat ng mga prospect na kinakausap mo. Para mag-i-invest ka lang ng oras, ng effort, tsaka ng pera mo doon sa mga qualified na prospect. Napaka-importante na matutunan mo ang skill na to kasi kapag marunong ka mag-sorting, hindi ka na mag-aaksaya ng oras, effort at pera para lang kausapin yung mga hindi qualified na prospects. Okay? Pag marunong ka mag-sorting, mas makakapag-save ka ng valuable time mo dahil ang mga kakausapin mo lang ay yung mga taong gustong makinig ng business presentation mo at ng mga sasabihin mo. Mas less din yung magiging rejection mo dahil masasala mo ng maigi yung mga makakausap mo at madadala mo sa opisina nyo. Ngayon, tatanungin kita. Sino mas gusto mong kausapin? Sino mas gusto mong entertainin? Sino yung mas gusto mong dalhin sa opisina nyo? Yung mga taong walang idea sa pupuntahan nyo? Yung mga negative, mga skeptical, yung mga walang pang-invest? O yung mga qualified, open-minded at may mga desire maging successful na prospect na interesadong malaman ang opportunity mo. Okay? So, di na kailangan tanungin, di ba? You can easily sort your prospects by identifying the reason why. Madali mong masusort out yung mga prospects na kinakausap mo. Ang kailangan mo lang gawin is alamin mo kung mayroon ba silang sapat na reason why, kung ano ba yung reason why nila. Kung may maganda ba silang reason why para maging part ng business mo. Okay? So, sabihin natin may kinakausap kang prospect, may pinaprospect ka, o kaya sabihin natin may nag-inquire sa'yo sa mga advertisement mo, sa mga online post mo, sa mga post mo sa mga dyaryo, etc. Kung ano man yung ginagawa mong promotion. Ito yung mga ilan sa mga kailangan mong malaman para malaman mo kung qualified ba yung prospect na kinakausap mo. Okay? Bakit nila kailangan ng additional income? Bakit nila gustong maging successful? May problema ba silang gusto nilang masolusyonan? Bakit nila gustong magkaroon ng pagbabago at mas magandang buhay? Madali mong ma-identify yung mga reason why ng prospect mo by simply asking the right questions. This time, gusto kitang bigyan ng mga example questions, example lines na ginagamit ko para magawa kong malaman kung yung mga reason why ng prospect ko, para magawa kong malaman kung qualified ba yung prospect na kinakausap ko. So, sabihin natin na introduce mo na yung opportunity mo. Ito yung question na pwede mong itanong sa kanya para malaman mo kung ano yung reason why niya at para malaman mo kung qualified ba siya na prospect para sa business mo. Ito. Pwede mong bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng blank? Okay? So, sabihin natin, in-offer mo yung opportunity mo as a part-time business or home-based business, extra income o kung ano man. Ganito. Ganito yung sasabihin mo. Pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng home-based business? Pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng part-time income? Okay? Another example, another variation ng question na ito. Ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng blank? Okay? Again, ilalagay mo doon sa blank kung paano mo ina-offer yung opportunity mo. For example, ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng home-based business? Ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng part-time income? Ano yung reason bakit ka interesado na magkaroon ng additional source of income? Malalaman mo kung qualified ba yung prospect na kinakausap mo base dun sa isasagot niya dito sa itatanong mo. Kapag tinanong mo sa prospect mo to, ganito yung pwedeng isagot niya sa'yo. Okay. So, basically, this is a screenshot ng chat conversation ko with the prospect. Basically, may kinakausap akong prospect sa Facebook and gusto kong malaman kung qualified ba siya na prospect para sa business ko. Kaya tinanong ko, ito,
Bakit mo gustong magkaroon ng additional source of income? So, ang sinagot niya, first reason is family. Okay? And sinabi niya din na lumalaki na yung family ko. I have one daughter and incoming baby this May 2013. So, basically, anong nangyari, sinabi niya sa akin yung reason why niya. Kung bakit niya gusto magkaroon ng additional source of income. Nalaman ko na qualified siya na prospect dahil meron siyang sapat at magandang reason why para gawin yung negosyo. Okay, nalaman ko na kailangan niya ng dagdag na income kasi nga lumalaki na yung family niya. So, lumalaki na yung mga bills na babayaran niya, mga nganak yung misis niya, etc. So, sa madaling salita, nalaman ko na qualified siya na prospect by simply asking these questions. Okay. Lahat ng prospect na kinakausap ko, inaalam ko muna ng maigi kung meron ba silang maganda o sapat na reason why. Doon ko kasi malalaman kung qualified ba sila na prospect o hindi. Alam ko kasi na kung wala silang mabibigay na magandang reason why or sapat na reason why, hindi rin sila mamomotivate na mag-take ng action. Hindi sila mamomotivate na mag-join, hindi sila mamomotivate na maglabas ng kapital. Baga wala silang sapat na reason why para magsimula ng isang network marketing business. Kung wala silang magandang, kung wala silang mabibigay sa akin na magandang reason why or sapat na reason why, hindi ako mag-a-accent ng panahon para explainan pa sila, para dalhin pa sila sa office. That is how I sort my prospects and that is how I qualify my prospects. Okay, so possible scenario, sabihin natin na tinanong mo na to sa tong questions na to sa prospect mo, pero sabihin natin ang nangyari ay hindi kagad siya nag-open up sa'yo. Sabihin natin na hindi niya kagad sinabi sa'yo yung reason why niya. Posible kasi na mangyari yon, lalo na kung kakikilala mo pa lang sa kanya o kaya hindi ka pa nakakapag-build ng report. Posible na kapag tinanong mo sa kanya tong questions na to, itong ano yung reason, baka, bakit ka interesado na magkaroon ng additional source of income, posible na yung isagot niya lang sa'yo ay parang yung mga wala lang, gusto ko lang kumita ng additional income. Pwedeng ganun. So, walang sapat na reason why, di ba? O kaya naman, pwedeng ang isagot niya ay wala lang, sino ba naman ang ayaw kumita ng additional income? Parang ganun. So, wala ding sapat na reason why. Ang questions na pwede mong itanong doon sa prospect mo para magawa mong mag-open up siya sa'yo at para magawa mong ma-identify yung reason why niya ay itong mga questions na to. Ito, sabihin natin na kumikita ka na ng part-time income, magkano ang gusto mong kitain on a monthly basis? O kaya magkano ang gusto mong kitain na additional income per month? Parang ganun. Kapag tinanong mo sa prospect mo to, ang gagawin niya is magbibigay siya sa iyo ng figures. Usually, sasabihin nila ng prospect is 10,000 per month, 20,000 per month, 50,000 per month, or 100,000 per month. Iba-iba. Okay, so kahit na anong ibigay niya sa yung figure, ito yung next na question na pwede mong itanong sa kanya. Ito. Kapag kumikita ka na ng blank, kung magkano yung binigay niya sa yung income na gusto nilang kitain, kapag kumikita ka na ng 20,000 na monthly income, ano yung pinakamalaking maitutulong nun para sa'yo? O kaya, ano yung pinakamalaking maitutulong nun para sa'yo at sa pamilya mo? By this time, kailangan may maibigay na sa'yo yung magandang reason why yung prospect mo para malaman mo at matantya mo kung qualified ba siya na prospect o hindi para sa business mo. So, I will show you another example. So, basically, may kinakausap ulit akong prospect via Facebook chat. And by the way, napakita ko sa iyo mga example is Facebook chat, pero obviously, dapat gamitin mo din to sa face-to-face or one-on-one or table talk conversation. Okay? So, again, may kinakausap ako na prospect via chat. Tinanong ko siya kung ano yung reason bakit niya gusto magkaroon ng additional income, pero wala siya nabigay sa akin na magandang reason why. Hindi kagad siya nag-open up sa akin. So, ang ginawa ko, tinanong ko kung magkano ba yung additional income na gusto niyang kitain on a monthly basis. Ang sinagot niya sa akin, 10,000 per month. Kaya tinanong ko sa kanya itong question na to. Okay, sabihin natin na kumikita ka na ng 10,000 na monthly income. Ano yung pinakamalaki may tutulong nun para sa'yo? Ang sinagot niya, sa pag-aaral po, pang araw-araw na gastos sa bahay. And sabi niya, nakikitira lang po kasi ako sa kamag-anak ko. So, by asking this simple question, napakasimpleng question lang naman, di ba? Pero very, very powerful in terms of identifying your prospect's reason why. And very powerful
para magawa mong mag-open up sa iyo yung prospect mo. So by asking this simple question, nagawa akong mag-open up yung prospect at nalaman ko na qualified pala siya dahil may maganda at sapat na reason why pala siya para gawin yung business. So pag alam mo na yung reason why ng prospect mo, pwede ka na mag-move on dun sa next step, which is to introduce him or her dun sa business opportunity na ino-offer mo. So pag alam mo na yung reason why ng prospect mo, kapag alam mo na yung gusto niyang monthly income na kitain, ito yung line na pwede mong gamitin para madali mong ma-invite yung prospect mo doon sa inyong business opportunity meeting or BOM, sa inyong seminar or online video, kung ano man. Depende sa company nyo. Every company, iba-iba yung sistema nila. Okay, so ito yung line na pwede mong gamitin. Kung may maipapakita ako sa yung paraan na pwede kang kumita ng blank per month doing part-time para their why, isisingit mo dyan yung reason why na sinabi sa'yo ng prospect mo. Willing ka bang tignan kung ano yun? So for example, kung may mapapakita ako sa yung paraan na pwede kang kumita ng 20,000 per month na income doing part-time para magawa mong matulungan yung asawa mo sa mga gastusin nyo or para magawa mong mabayaran lahat ng mga pagkakautang nyo or para makatulong ka sa mga magulang mo, willing ka bang tignan kung ano yun? Kapag tinanong mo sa prospect mo tong question na to, ano sa tingin mo yung isasagot niya sa'yo? Di mo sasagutin ka niya ng, hindi ako willing tignan yan? Wala akong time. Ganun ba yung sasagot niya? Most likely, ang sasagot niya sa'yo is positive answer. Ang pwedeng isagot sa'yo ng prospect mo ay tulad ng, sige, willing akong tignan kung ano yan. O kaya, mukhang okay yan ha. Ano ba yan? Sige, willing akong tignan kung ano yan. Para mga ganun. So, this is a very effective line na pwede mong gamitin para madali mong ma-invite yung prospect mo dun sa opportunity meeting nyo. Napaka-effective nitong line na to dahil ginamit mo yung reason why ng prospect mo dun sa invitation mo. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga pwede mong gawin para mapakinabangan mo na maigi yung mga tinuro ko sa'yo dito sa video na to. Okay? So, ito yung mga kailangan mong gawin. Una, write this example sorting questions that I gave you. So mamaya balikan mo tong video na to, i-play mo ulit, tapos isulat mo sa papel o kaya i-type mo sa cellphone mo or sa iPad mo yung mga example questions na binigay ko sa'yo. Okay? Second, read this line ng paulit-ulit and try to internalize them. Okay? So huwag mo kabisaduhin. Okay, mas maganda kung ma-internalize mo siya. Mas maganda kung mas maintindihan mo kung ano yung reason bakit mo siya tinatanong. Basta, tandaan mo, yung mga example questions na binigay ko sa'yo, ang goal mo, kaya mo gagamitin yung mga example questions na yun, ay para ma-qualify mo yung prospect mo at para malaman mo yung reason why nila. Okay? Pangatlo, start asking these sorting questions to your prospect. So kung may kakausapin ka na prospect mamaya, bukas o sa isang araw, start using these questions. Simulan mong gamitin at itanong yung mga question na yun sa mga prospect na makakausap mo para magawa mong masort yung mga kinakausap mo na prospect at para malaman mo kaagad kung qualified ba sila o hindi sa business mo. Pag ginawa mo yun, mas makakapag-save ka ng time, ng effort, tsaka ng pera mo. Okay? So welcome to Sponsor More Downlines training video number 2. Once again, this is Edward Reformina, author of Pinoy MLM Expose ebook and the creator of Sponsor More Downlines. Again, in this 3-part video training series, ituturo ko sa iyo yung mga secret sponsoring strategies na na-discovery at natutunan ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng up to 23 direct downlines every single month. Ang pinaka-goal ko sa training series na to is ma-share sa'yo at maituro sa'yo yung ilan sa mga sponsoring strategies na yun. And hopefully, is magamit mo din siya sa business na ginagawa mo ngayon para makuha mo yung mga resulta na gusto mong makuha. Okay? Dun sa first video, pinag-usapan natin yung mga common problems na nararanasan ng mga Pinoy networkers. And sa video 1, tinuro ko din sa'yo kung paano ka makakapag-save ng valuable time mo, ng effort at ng pera by learning how to sort out or learning how to pre-qualify your prospects. And dun sa video number 1, binigyan din kita ng ilang mga lines na magamit mo para malaman mo kung qualified ba yung prospects na kinakausap mo. Okay? Dito naman sa video number 2, ang mga pag-uusapan natin ay yung mga common MLM myths, number 1 challenge ng mga Pinoy networkers, and tuturo ko din sa iyo kung paano mo sasagutin yung top 3 most common MLM objections. Okay?
So, una natin pag-usapan ay yung common myths o yung mga maling akala ng mga networkers. Ito yung mga myths na pinaniniwalaan ng mga Pinoy networkers na pumipigil sa kanila para maging successful at para magkaresulta. Okay, ano na yung mga myths na yun? Una, hindi ako makapag-sponsor dahil wala pa akong resulta o hindi pa ako kumikita. Madalas mong maririnig to sa mga networkers, kadalasang marinig mo sa kanila is hindi ako makapag-recruit, hindi ako makapag-sponsor o wala pa akong downlines kasi hindi pa ako kumikita o kaya wala pa akong resulta. Isa to sa mga myths na pinaniniwalaan ng mga networkers kaya madalas mo itong maririnig sa kanila. Okay? Pangalawang myth is maraming tao ang negative ang tingin sa network marketing. Karamihan ng networkers ang nasa isip nila, lahat ng taong kinakausap nila ay negative. Lahat ng kamag-anak nila ay negative sa network marketing. Okay? Yan, isa yan sa mga myth na pinaniniwalaan ng mga networkers. Pangatlo, hindi ako makapag-recruit dahil hindi ako magaling mag-convince. Ito, isa to sa madalas na marunig mo sa mga, even in my team, my personal team, tsaka sa mga networkers na from other companies na nakakausap ko, madalas ko narinig ito. Karaniwang sinasabi nila ay, hindi ako makapag-ano eh. Nahihirapan ako sa business ko, hindi ako makapag-sponsor kasi hindi ako magaling mag-convince. Okay? At so, ito yung tatlong maling akala or common myths na pinaniniwalaan ng mga networkers. Mamaya babalikan natin itong mga common MLM myths na to, pero ngayon, gusto ko munang ipakita sa iyo yung ginawa ko la couple of weeks ago. Basically, nag-survey ako sa 1,000 mahigit na Pinoy network marketers from different MLM company. At doon sa survey na yon, may tanong na, ito, ano yung pinakamadalas na objection na nakuha mo mula sa mga prospect mo? Okay, ang pinaka, ito yung mga nag-isagot nila, ang pinakamataas na sinabi ng mga Pinoy networkers na kadalasan natatanggap nila mga objections sa ito, wala akong pera, okay, 21%. And pumangalawa is yung pyramiding ba yan, which is 18%. And pumangatlo, na pinakamadalas na nakukuha nilang objections is ito. Magkano na ba ang kinita mo dyan? O magkano na ba ang kinikita mo dyan? Parang ganun. Kung titignan mo yung resulta dito sa survey na to, makikita mo na related yung mga objections na natatanggap ng mga Pinoy networkers dito sa mga common MLM myths na pinaniniwalaan ng karamihan networkers. Okay? For example, ito. Hindi ako makapag-sponsor dahil wala pa akong resulta. Kaya iniisip ng mga networkers na totoo to dahil kadalasan na tinatanong sa kanila ng mga prospects ay yung objection na magkano na bang kinita mo dyan. Pwedeng ganito yung nangyari. May prospect kang kinakausap, in-explain mo sa kanya yung opportunity o kaya dinala mo siya sa opisina nyo para panoorin yung BOM. Ngayon, after niyang ma-explainan, nagtanong siya sa'yo, nagbigay siya ng objection na magkano na bang kinikita mo dyan? Ngayon, kung bago ka pa lang, normal lang na syempre, maliit pa lang or wala ka pang kinikita. At posible din na hindi mo pa alam kung paano sagutin ng tama ang ganitong klase ng objection. Ngayon, kung hindi siya sumali, ang magiging thinking mo ngayon, ang papasok ko sa isip mo, ay hindi siya sumali kasi hindi pa ako kumikita. Ay hindi siya sumali kasi maliit pa lang yung kinikita ko. Ay hindi siya sumali kasi wala pa akong resulta. Okay, na-gets mo? Yung pangalawa, tingnan natin. Maraming tao ang negative ang tingin sa network marketing. Posible din na may prospect ang kinakausap na explainan mo na siya. And then, nagbigay siya ng objection na pyramiding ba yan? Ngayon, kung hindi mo alam sagutin ng tama tong objection na yan, hindi mo siya mapapasali. Ngayon, ang thinking mo ngayon, ang iniisip mo ngayon, naku, daming negative sa network marketing. Lahat ng kinakausap mo negative sa network marketing. Pero ang totoo, hindi mo lang alam sagutin yung objection na yun ng tama. Pangatlo, itong wala akong pera. See, dito sa common MLM myths, hindi ako mapag-recruit dahil hindi ako magaling mag-convince. Possible na may prospect ang kausap, sinabi niya na wala akong pera. Maganda yung opportunity, pero wala akong pera. Ngayon, dahil wala siyang pera, hindi mo siya napasali. Posibleng pumasok sa isip mo na hindi ko siya napasali kasi hindi ako magaling mag-convince. Ganun. So, related itong mga common MLM objections na to doon sa mga common MLM myths na pinaniniwalaan ng mga networkers. Ibig sabihin, walang katotohanan itong mga paniniwala na to, itong mga myths na to, kaya nga myth, di ba? Dulot lang to ng mga objections na madalas itanong sa ating mga networkers. Okay? Itong mga myths na to, dulot lang yan ng mga objections na hindi alam sagutin ng tama. Kung isa ka sa mga networkers na dating naniniwala dito sa mga
mga yan, I'm here to tell you na walang katotohanan ng mga yan. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung paano sasagutin yung mga objections na nagdudulot nitong mga maling paniniwala na to. Number one challenge ng mga networkers ay yung mga prospect objections. So, sa mga challenge nila ay yung mga objections na binabato at binibigay sa kanila ng mga prospects na kinakausap nila. Dahil sa mga objection na yun, kadalasan nagkakaroon sila ng maling paniniwala, nagkakaroon sila ng maling beliefs about sa network marketing business nila. Ang solusyon para ma-solve yung challenge na yun is to master handling objections. So, bakit ba natin kailangan ma-master ang pag-handle ng mga objections? Kung gusto mo talagang ma-master ang pag-sponsor o pag-re-recruit, kailangan mong ma-master ang pag-handle ng lahat ng mga common MLM objections, period. Napakadaming networkers kasi ang nag-fail dahil hindi nila alam kung paano mag-handle ng mga common objections. At ang masama pa, madaming mga networkers ang walang idea kung paano i-handle ang mga objections ng kanilang prospects. Ganito kasi yan, kahit gaano pa kaganda ang pag-present mo ng business mo, okay, kahit gaano pa kaganda yung pag-present mo ng product mo, lahat ng prospect, kahit interesado na yan, sigurado ay may katanungan at objections pa din yan bago siya magkaroon ng final na decision. Normal lang kasi talaga yon. Pero itong masakit. Kapag hindi mo nasagot ng tama ang mga questions at objections ng mga prospects mo, hindi mo pa din sila mapapasali. Tanungin kita, nangyari na ba sa'yo yung may prospect ang kausap, tapos siguradong-sigurado ka na makasasali siya, okay? Pero hindi naman nag-join pagkatapos mo ma-explainan. Usually, nangyayari yung ganun dahil sa mga objection na hindi nasasagot ng tama. Ito yung mga dahilan kung bakit kailangan mong ma-master ang pagsagot sa lahat ng mga common MLM objections. So, ang goal ko sa video na to is tulungan ka at ituro sa'yo kung paano masasagutin itong top 3 common MLM objections. Itong pinag-usapan natin kanina, itong result dun sa ano ko, sa survey na ginawa ko sa mahigit 1,000 networkers na pinakamadalas na natatanggap nilang objections. Itong wala akong pera, pyramiding ba yan at magkano bang kinita? Magkano na bang kinikita mo? Or magkano na bang kinita mo? I created a training ebook for my team and ang title ng ebook na yan is Objection Crusher. Objection Crusher, paano mo dudurugin yung mga objection na matatanggap mo? Parang ganun yung konsepto. So basically, ipapakita ko sa iyo yung mga tinuro ko dito sa loob ng ebook na to kung paano sasagutin itong top 3 common MLM objections na to. Okay, ngayon andito tayo ngayon sa loob ng mismong Objection Crusher training ebook. So mismo, ito yung mismong loob ng ebook. And ito yung listahan ng mga common MLM objections na itinuro ko kung paano sagutin ng tama dito sa ebook na to. Kasama sa list itong kasama sa list ng mga common MLM objections ay ito, magkano bang kinikita mo diyan? Pag-isipan ko muna, yaman ba ako diyan? Pyramiding ba yan? Networking ba yan? Networking ba to? Mahal ng investment, wala akong pera. Wala akong time, alam ko na yan, hindi ko linya yan, etc. So, ang unang ituturo ko sa'yo kung paano sagutin ng tama ay yung magkano na bang kinikita mo dyan. Alright? So, bago ko ituro sa'yo kung paano sagutin ito, kailangan mo maintindihan na karamihan ng mga prospect na nagbibigay na ganitong klaseng objections ay hindi naman talaga nila gustong malaman kung magkano yung eksaktong kinikita mo. Okay? Dahil ang tunay na dahilan ng objection na yun, ang talagang gusto nilang malaman, ang deeper reason ng objection na yun ay gusto nilang malaman kung totoo ba yung opportunity na ino-offer mo. Gusto nilang malaman kung may mga kumikita ba talaga dyan sa company mo. O baka naman nag-aksaya ka lang ng pera dyan at hindi mo nabawi yung in-invest mo. Dahil natatakot sila na mangyari sa kanila yung ganun. Natatakot sila na baka pag nag-invest sila ay hindi bumalik yung in-invest nila. So yun yung ilan sa mga tunay na gustong malaman ng prospect mo. Gusto nilang malaman kung totoo ba yung opportunity mo. Sa madaling salita, gusto nilang ng pruweba. Okay? Sa madaling salita, gusto nila ng social proof or proof na may kumikita sa opportunity mo. So, yun yung talagang gusto nilang malaman. And another thing is maraming paraan para sagutin itong objection na to. Pero itong paraan na ituturo ko sa'yo dito sa e-book na to is yung pinaka-effective based on my
personal experience, and in my opinion, ito yung pinaka-effective, hindi lang effective, pinaka-cool at pinaka-relax na paraan para sagutin itong objection na to. Okay, so paano ba sasagutin itong objection na to? So for example, may kausap ka na prospect, tinanong ka niya, magkano na bang kinita mo dyan? Ang sasagot mo, magkano ba yung gusto mong madinig para maging interesado ka? Okay? O kaya, magkano ba yung gusto mong madinig para maging interesado kang tignan yung opportunity na to? O kaya naman, magkano ba yung gusto mong madinig para ma-impress ka? Okay, sa una, kailangan ng konting lakas ng loob kung gagamitin mo tong lines na to. Kumbaga, kailangan ng konting posture. Okay? Sa una, baka medyo mailang ka pa. Kaya sa una lang yon, sa kapag paulit-ulit mo na siyang ginamit, medyo masasanay ka na din. Kapag sinabi mo sa prospect, huwag mo din kalilimutan na mag-smile ng konti para hindi ka magmukhang maangas or hindi ka ma-misinterpret nung kinakausap mo na nagyayabang. Alright? Okay, so ang mangyayari kapag tinanong mo to sa prospect mo, magbibigay siya sa'yo ng figure or ng amount. And hindi mahalaga kung hindi mo pa kinikita yung halaga na sasagot ng prospect mo. Kailangan lang ay may mga alam kang success stories from your company dahil gagamitin mo yung mga istorya or mga stories or kwento ng mga successful person in your company doon sa sagot mo. Okay? Kung wala kang alam ng mga storya ng mga successful upline sa company nyo, ang gawin mo, manood ka at makinig ng mga business presentation nila dahil most of the time, kinukwento nila yung storya nila kung paano sila nagsimula, kung paano sila naging successful. Okay? So, make sure na manood ka ng mga business presentation or business talk ng mga successful upline sa company nyo. So, parang ganito yung magiging flow ng pag-uusap nyo ng prospect mo pag sinagot mo na yung objection na yun. Okay? So, prospect, magkano ba ang kinikita mo dyan? Ikaw, magkano bang gusto mong madinig para maging interesado kang tignan maigi itong business na to? So, for example, sinagot niya 30,000 o kaya kung ano man, kung 50,000, 100,000, 1 million, kung ano man yung sagot niya, kung kumikita ka na ng ganun, sabihin mo lang, great, yan ang kinikita ko dito. Sumubang ituro ko sa'yo kung anong ginawa ko. Yun lang. Kung hindi mo pa kinikita yung sinabing figures ng prospect mo, ang sasabihin mo lang is ito. Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na to, kaya hindi ko pa na-reach yung ganyang level ng income o hindi ko pa na-abot yung ganyang income. Pero let me tell you about blank kung sino yung tao na gusto mong ikwento sa kanya na kumikita na ng ganyan dito sa company na to. Gusto mo bang malaman kung ano yung ginawa niya para kitain yung ganyang income? Okay? Pagkatapos, kwento mo yung maikling story ng taong binanggit mo. Okay? So, hindi kailangan na mahaba kahit maiksing story lang. Then kapag nakawento mo na sa kanya yung story ng successful member na yon sa inyong company, ang next na sasabihin mo ay ito. Kung willing ka ding aralin yung ginawa niya, posible, okay? Posible din nakitain mo yung income na kinita niya. Willing ka bang matutunan at gawin yung ginawa niya? Pag sinabi ng prospect mo, oo. Okay, good. Ito yung unang gagawin mo para makapagsimula. Okay? So, hindi mo lang nasagot yung objection, possible pa na ma-close mo siya doon sa business mo. These lines are very, very powerful. So, use this kapag may na-encounter ka na ganitong objection. Magkano na bang kinikita mo dyan? Okay? And again, sinabi mo doon sa prospect mo na possible. Possibly din nakitain niya. Ibig sabihin, hindi mo ginagarantee. Okay? Sinabi mo, possible. Kung gagawin niya, kung aaralin niya yung ginawa ng upline mo na yun, yung successful na tao na yun sa company nyo, posible din nakitain niya yung income na yun. Sinasabi mo yun kasi it's not good to guarantee yung result na makukuha niya, di ba? Kasi magdedepende pa rin sa tao, magdedepende pa rin yung resulta ng tao na yun dun sa action na gagawin niya. Okay? And last tip, maganda rin na idea kung ipapakilala mo siya dun sa mga successful and higher uplines dun sa team nyo or sa company nyo. Eh, para mas tumibay yung social proof. Okay, again, kasi kaya nga tinatanong to ng prospect mo kasi medyo may duda siya kung totoo ba yung opportunity na ginagawa mo. Okay, so ang next na objection na sasagutin natin at pag-aaralan natin ay yung objection na pyramiding ba yan or pyramiding ba to? Okay, so pag may nag-object sa'yo ng objection na to, pag may nagtanong sa'yo, pyramiding ba to? Ang sasagot mo ay, ito,
Yes, pyramiding to and welcome to Egypt. So yan. Hindi, biro lang, biro lang. So, ito. So madami din paraan para sagutin tong objection na to. Pero itong ituturo ko sa iyo, yung isa sa pinakamadali. At pinakamadali, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. And pinaka-enjoyable na paraan kung paano sagutin tong objection na to. So for example, sabi sa'yo ng prospect mo is, pyramiding ba to? Tinanong niya. Sasagutin mo din siya ng tanong. Okay? Isa sa mga natutunan ko is, one of the best way to answer objections is to answer it with questions. Kumbaga, tanungin mo yung tanong nila. Okay? So, for example, in this objection, tinanong niya, pyramiding ba to? Tatanungin mo, anong ibig mo sabihin? Yung mga illegal? Okay? So, medyo ganun yung tono dapat, parang patanong. Anong ibig sabihin mo? Yung mga illegal? Pag sinabi ng prospect na, oh, ano yun, yung tipong nangangako na mag-i-invest ka lang tapos dodoble yung pera mo kahit wala kang gawin? Sabihin ng prospect mo, oh. Then, sabihin mo, yung mag-i-invest ka lang ng pera tapos wala kang makukuha ng produkto, basta sabi nila, kikita lang yung pera mo? Sabihin ng prospect mo, oh. Then, itatanong mo sa kanya, ganun ba yung hinahanap mo? Ganun ba ang hinahanap mo? Natural, isasagot ng prospect is hindi. Okay? Pag sinabi niya hindi, ito yung sasabihin mo. Okay, that's good dahil kabaligtaran ito nun. So in that way, ipinaalam mo sa kanya, kumbaga dito sa paraan na to ng pagsagot, dito sa objection na to, is parang dinefine mo kung ano yung pyramiding. At sinabi mo sa kanya na yung business mo, yung opportunity mo, is kabaligtaran nung definition na yun ng pyramiding. Of course, I'm assuming and dapat napakita mo na din sa kanya yung mga legal documents na magpapatunay na legal nga yung company nyo. Pero kaya ako tinuro sa iyo yung ganitong paraan is mostly kasi ng mga prospect mo na magbibigay ng gantong klase ng objections ay yung mga tao na hindi educated or walang idea sa difference o pagkakaiba ng pyramiding kumpara sa legitimate network marketing opportunity. So, mas magkakaroon ng sense sa kanila yung ganitong simpleng conversation lang. Okay, so use this simple objection handling script next time na may prospect na magtatanong sa'yo ng pyramiding ba to or pyramiding ba yan. Now, ang susunod na objection ay yung wala akong pera. Ang unang kailangan mong maintindihan ay may dalawang klase ng prospect na nagsasabi ng gantong klaseng objection. Yung isa ay yung wala talagang pera at yung isa naman ay yung mga nagpapalusot lang. Okay? So, let me share you. Dati, nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, is madalas ko natatanggap tong objection na to. Pero ngayon, never. As in, never ko na siya natatanggap. Dahil remembers dun sa training video number 1 natin, chinare ko sa'yo, at sinabi ko sa iyo na kina-qualify o sinasort out ko maigi yung prospect ko bago ko ipakita sa kanya yung business presentation ko. Kumbaga, kung wala silang sapat na reason why, hindi ako mag-aksaya ng panahon para ipakita pa sa kanila yung business dahil alam ko na mag-aksaya lang ako ng oras at alam ko na magpapalusot lang sila. So, kung may nagbigay sa iyo ng ganitong klase ng objection, ang unang kailangan mong malaman is kailangan malaman mo kung nagsasabi ba sila ng totoo o kung nagpapalusot lang ba sila. So, paano mo malalaman yun? Tatanungin mo sila. Okay, tatanungin mo sila kung totoo ba na wala silang pera. So, paano mo gagawin yun? Ganito, simple lang. Pag sinabi ng prospect na wala silang pera, tatanungin mo sila. Pwede bang magtanong? Tanong mo, okay lang ba sa'yo kung magtapatan tayo sa isa't isa? Ibig mo bang sabihin ay interesado ka sa business na to pero wala ka lang pera? O sinasabi mo lang na wala kang pera dahil mabait ka lang na tao at ayaw mo kong ma-offend kaya hindi mo kagad masabi na hindi ka interesado? Okay? So make sure to smile again. Kapag sinabi nila na hindi talaga sila interesado, just let them go. That person is not right for your business. Pwede mong sabihin na I understand, hindi naman kasi talaga para sa lahat ng business na to. Ang hinahanap lang namin ay interesado at yung talagang pwedeng matulungan na opportunity na to. And thank you for your time. Ganun lang. Be professional. Okay? Hindi mo kailangan ipagpilitan yung opportunity mo dahil network marketing is a sorting business. Okay? Naghahanap lang tayo ng mga tao na magiging interested dun sa ino-offer natin. Alright? So, kung for example, kung sinabi naman ng prospect na interesado talaga siya pero wala lang talaga siyang pera, ganito yung pwede mo sabihin sa kanya.
Okay, so ganito. Unang gagawin mo is may kisimpatsa ka or may kisimpatize ka dun sa situation ng prospect mo. Parang ganito. Naintindihan ko yung sitwasyon mo. Nung una ko nakita tong business na to, ganyan din yung sitwasyon ko at ganyan din yung sinabi ko. Wala akong pera. Pero na-realize ko, kung wala akong gagawin na paraan at kung wala akong gagawin bago, wala din mangyayaring bago. Kung 5 years ago sinasabi ko yung salitang wala akong pera, malamang 5 years from now ay paulit-ulit ko pa ding sasabihin yung salitang wala akong pera. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan. Tapos, ikwento mo sa prospect mo kung ano yung ginawa mo paraan para mapag-start ng business. Well, obviously, sasabihin mo sa prospect mo to kung medyo ganito yung nangyari sa'yo bago ka magsimula ng network marketing business mo. Pero for example, kung hindi ganito yung situation mo na nag-start ka ng network marketing, pwede mong gamitin or pwede mong i-leverage yung mga story ng mga ibang members sa team nyo or ibang members sa company nyo. For example, ganito, naiintindihan ko ang sitwasyon mo, maraming tao ang ganyan din yung sitwasyon nung una nilang nakita tong business na to. Sinabi din nila na wala silang pera. Pero na-realize nila, wala silang gagawin na paraan at kung wala silang gagawin bago, wala din mangyayari sa kanilang bago. Kung 5 years ago, sinasabi nila na wala silang pera, malamang 5 years from now, paulit-ulit pa din nila sasabihin yung salitang wala silang pera. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan. Katapos, ikwento mo yung story ano, ng other members from your team or members from your company. Okay? Katapos, pagkatapos mo ng ikwento yung ginawa mong paraan or yung ginawang paraan ng ibang members sa team nyo, ito yung next na sasabihin mo sa kanya. Ito yung gusto kong itanong sa'yo. Gusto mo ba na habang buhay mo na lang sasabihin yung salita na yan? Wala akong pera. Okay, di sasagot sa'yo ng prospect mo? Eh, syempre hindi. Diba? Then, tatanong mo sa kanya, ano yung pwede mong gawin na paraan? Okay? So, siya na mismo magsasabi sa'yo ng paraan na pwede niya gawin para makapag-start ng business. So, simple lang, di ba? Kayang-kayang i-apply. Okay? So, use this scripts, use this way of handling objection next time na may magsasabi sa'yo ng objection na wala silang pera. Of course, kailangan mo practice yan sa unang bagsak mo, sa unang best mong gagamitin yan, medyo magkakamali-mali ka pa. Okay? It takes practice. Natural lang yun sa unang magkakamali ka. But use it ng paulit-ulit para masanay ka and na ma-internalize mo yung pinaka-approach or yung strategy. So, thank you so much for watching our training video number 2. I hope madami kang natutunan at I hope ma-apply mo kagad itong mga bago mong nalalaman sa business mo. Okay? At may isa pa akong good. Welcome back to our training video number 3. Once again, training video number 2, pinag-usapan natin yung mga common MLM myths na pinaniniwalaan ng mga Pinoy networkers na pumipigil sa kanila para magkaroon ng resulta at maging successful sa kanilang mga business. Tinuro ko din sa training video number 2 kung paano mo sasagutin yung top 3 most common MLM objections. So ngayong araw na to, in this video, pag-uusapan natin yung pinaka-importanting skill na kailangan mong matutunan as a network marketer. At yun ay ang closing skill. So, bakit ba napaka-importante na matutunan natin at ma-master natin itong closing na to? Let me tell you a true story. Noong unang na-introduce sa akin ang network marketing, naisip ko kagad kung sino-sino yung mga tao na pwede kong matulungan doon sa magiging network marketing or MLM business ko. Isa sa unang pumasok sa isip ko ay yung classmate ko nung college. Alam ko kasi yung hirap niya sa buhay. Baga siya yung sumusuporta sa mga magulang niya. Siya yung sumusuporta na sa buong pamilya niya. Siya yung nagpapaaral ng mga kapatid niya. Gustong-gusto ko siyang mapasali sa business ko dahil alam ko na malaki yung maitutulong sa kanya at sa pamilya niya ng opportunity ko. Kaya ang ginawa ko, in-invite ko siya doon sa opportunity meeting ng company namin. Baga, sinet up ko siya ng appointment, nilibot ko siya doon sa opisina, pinakilala ko pa siya doon sa mga ibang partners namin. Kaso, hindi lang pala ganun kasimple. Hindi pala porket may intention kang tumulong ay magagawa mo na. To make the story short, hindi ko siya na-close sa business ko dahil wala pa akong kaalam-alam kung paano mag-close ang prospect. Wala akong kahit anong skill sa pag-close ng mga prospects. So sa madaling salita, hindi ko siya natulungan. Okay? Hindi ko siya natulungan.
So kung katulad mo ako, nasa network marketing ako dahil nagustuhan ko yung idea na pwede kang maging successful habang nakakatulong ka din sa ibang tao. Mga sabi nga nila, network marketing is a people helping people business. Tama? Pero ito ang tatandaan mo. Kahit gaano pa kaganda ang intention mo na makatulong, hindi mo magagawang matulungan ang isang tao gamit ang opportunity mo. Hindi mo matutulungan yung mga kakilala, kaibigan o kamag-anak mo hanggat hindi mo siya nai-sponsor o nare-recruit sa business mo. Hindi mo siya matutulungan hanggat hindi mo siya nako-close. Hindi mo siya matutulungan hanggat hindi mo siya nagiging downline. If you really want to help other people, kailangan mag-close mo muna sila sa network marketing business mo. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo ma-master ang skill na to. Ngayon may gusto kong ipakita sa iyo. This is Sponsor More Downlines training ebook. This is a 128 pages, very detailed how-to sponsoring training ebook. This is an exclusive training ebook na ginawa ko lang para sa team ko. Mga dito ko, dito sa ebook na to, dito ko tinuro lahat ng mga sponsoring and recruiting strategies, approach and methods na natutunan at na-discovery ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng up to 23 downlines per month. Okay, dito ko rin tinuro yung 5 easy steps of sponsoring. Okay, so very, very detailed siya. Tinuro ko dito mula from qualifying to handling prospect objections and of course up to closing prospects. So sobrang detailed niya. Tinuro ko dito kung ano yung mga linyang ginagamit ko, kung ano yung mga scripts na sinasabi ko. And tinuro ko din dito yung psychology behind those strategies. Kumbaga tinuro ko kung bakit effective yung mga strategies and methods na yun. Tsaka yung mga approach na yun. Okay? And dito sa ebook na to, tinuro ko din yung 3 closing methods na ginagamit ko at ginagamit din ng mga team ko. And in this video, gusto kong i-share sa iyo yung isa doon sa mga closing methods na yun. So napaka-effective ng mga closing methods na yun, yung mga araw na nakakapag-sponsor ako ng 4 na downlines sa loob lang ng isang araw. Okay? Pero bago ko ituro sa iyo yung isa doon sa mga closing methods na yun, gusto ko munang i-share sa iyo yung mga naging resulta ng mga taong nabahagian at naturuan ko na ng mga strategies at mga approach mula dito sa training ebook na to. Okay, so bali ito yung sinabi ni Arvin J. Basilio from Cebu City. Sabi niya, by applying his teachings and strategies in Sponsor More Downlines training ebook, I was able to sponsor 13 people and earn 14,110 pesos in just 11 short days. I have never experienced such fast results in my life. The teachings taught by Edward in objection handling also increased my sign-up rate by 200%. I became truly unstoppable in my business and I couldn't be more thankful. So yun sinabi ni Arvin J. Oh, thank you, bro. Ito naman yung sinabi ni Elisa Cruz from Cavite City. Sabi niya, mas nakukuha ko yung trust nila dahil sa mga scripts na sinusunod ko sa trainings. So thankful talaga ako dahil in just 1 week, nakapag-close ako ng 3 prospects at may mga naka-line up pa. So sabi niya, very effective. So yun yung sabi ni Elisa Cruz. So thank you so much, Elisa. And ito naman yung sinabi ni Alvin Alcobendas from Batangas City. Sabi niya, nung sinimulan kong i-apply ang natutunan ko mula sa Sponsor More Downlines, every week meron akong naku-close at na-sponsor na tao. And now, 3 months in my business, nakapag-sponsor ako ng 17 direct downlines at weekly na akong kumikita around $100 per week. So, thank you so much, Alvin. At ito naman yung sinabi ni Mari Bixon from Italy. Kung noong una ay ako ang naghahabol sa prospects, ngayon sila na yung kusang naghahanap sa akin. Wala na rin akong katakot-takot sa pagsagot sa mga prospect objection. Iba talaga pag may proper training. In 1 month, I got 5 direct referrals. Ayun sabi ni Marivic. Thank you, Marivic. At ngayon, ito naman yung sinabi ni Ryan Montilla from Makati City. Sabi niya, dati nung di ko pa natututunan yung mga strategies sa Sponsor More Downlines, ay para akong naglalakad sa dilim na walang ilaw, na nangangapa ako sa daan na tatahakin ko. Kung baga walang proper direction at bumalik ako sa pagiging empleyado, nag-stop ako sa pagiging networker. Then, pagkatapos kong i-apply yung mga natutunan ko sa Sponsor More Downlines, ay sobra, rocket ship to the maximum level. I earned 135
1,041 pesos at nakapag-sponsor ako ng 72 direct downlines in just 4 months. So, yun sabi ni Ryan Montilla. So, thank you so much Ryan and congratulations sa results mo. At lastly, ito naman yung sabi ni Mr. Rafi Kalikdan from Quezon City. Sabi niya, pagkatapos ko matutunan ang mga teachings ni Sir Edward Reformina, nakasponsor ako ng 26 downlines in just 56 days. I earned $945 in 2 months. I never expected na ganun ka-effective yung pag-apply ko ng natutunan ko. It has unleashed the leader potential in me. Ang leadership pala ay natututunan as long as you have the willingness, the proper knowledge, guidance, and training tool to help you grow your team tremendously. Ito pa sabi niya. Lahat ng natutunan ko, pinasa ko sa downlines ko, and the training material is indeed very helpful and powerful. Nakaka-proud lang na pati downlines ko ay nagkakaroon na ng results in just short span of time. So, yun sabi ni Rafi Kalikdan from Quezon City. Thank you so much, Rafi, and congratulations din sa results na nakukuha mo. Yeah. Andito tayo ngayon sa loob ng Sponsor More Downlines Training Ebook. Dito tayo sa loob. And papakita ko lang sa iyo saglit yung pinaka-content niya. Okay, so ito yung pinaka-content nitong training ebook na to. Right? So dito sa three closing methods, itong the consultant close ang gusto kong i-share sa iyo. Alright, so simulan na natin ngayon. Dito sa closing method na to, baga parang boss na boss yung dating mo. Okay? Para ka lang nag-i-interview ng mga nag-a-apply ng trabaho. So para kang nag-i-interview ng prospects. Okay? Yun yung parang ano niya, yung magiging flow niya. Pero ang kagandahan at saka pinaka-nagustuhan ko dito sa method na to, bukod sa napaka-effective niya, ay napaka-simple at madaling i-execute. So, perfect to, lalo na kung nagsisimula ka pa lang o kung bago ka pa lang na networker. Okay? So, kung nagsisimula ka pa lang, kayang-kaya mo kagad i-apply or i-execute ka agad ang closing method na to. Pero kung matagal ka na sa network marketing, well, that's much better. Actually, mas maganda yun. Kasi, kumbaga, solid na yung confidence mo for sure. Kumbaga, mas madi-deliver mo na tong method na to ng smoothly at mas, ano, may execute mo siya ng mas maganda at mas maayos. Okay, pero don't underestimate the simplicity of this approach and this method kasi kahit napaka-simple niya, ay napaka-effective at powerful niya. Okay, so for example, napanood na ng prospect mo or nakita na ng prospect mo yung business opportunity presentation ng company niyo. For example, tapos na siyang umattend ng seminar or tapos niya ng makita yung video presentation niyo. Parang ganito yung magiging flow ng pag-i-interview mo dun sa prospect mo. Okay, so ito yung sasabihin mo sa kanya. Base dito sa mga nakita mo, tingin mo ba or naniniwala ka ba? Ganon. Base dito sa nakita mo, naniniwala ka ba na makakatulong itong business or opportunity na to sa'yo para yung reason why nila? Okay, so make sure na bago ka mag-close is alam mo yung reason why ng prospect mo. Napaka-importante. I cannot tell you how important na malaman mo yung reason why ng prospect mo. Okay, so for example, ganito. Base dito sa mga nakita mo, base dito sa napanood mo, naniniwala ka ba na makakatulong itong opportunity na to sa'yo para mapatapos mo ng pag-aaral yung mga anak mo? Okay? Parang ganun. Base dito sa mga napanood mo, tingin mo ba makakatulong itong business na to para matulungan mo yung asawa mo sa mga gastusin nyo sa bahay? Parang ganun. Okay, pag sinabi ng prospect mo, oo, tingin ko makakatulong itong business na to. So, yun mo sa kanya, itanong mo sa kanya, magkano yung gusto mong kitain kada buwan working part-time? Or full-time, kung gusto niya ng full-time. Okay, so for example, ito yung sinagot ng prospect mo, kahit siguro mga 20,000 lang muna na monthly income. Sabi mo, okay, that's good. Mga ilang oras kada araw o linggo ang pwede mong ilaan para sa business na to para ma-achieve mo yung 20,000 per month na income. Okay, so sasagutin ka niya ng kung ilang oras. Sabihin natin, ang sinagot niya is mga 2 to 3 hours per day lang muna. Ganon, sabihin natin, ganon yung sinagot niya. Ang next na sasabihin mo ay ito.
Okay, sabihin natin na kumikita ka na ng 20,000 pesos na monthly income working 2 to 3 hours per day. Ano yung iba pang magiging benefit nun para sa'yo at sa family mo? Okay? So, using these lines, unti-unti nang kinoclose ng prospect mo yung sarili niya doon sa business mo. Baka siya na yung mismo kasi nagsasabi ng mga benefit na makukuha niya eh, doon sa opportunity mo eh, di ba? So, napaka-powerful talaga nito. Okay? So, ngayon, sabihin natin, sinagot niya na, ito yung mga gandang magiging benefit niyan para sa akin. Tapos, ang tatanong mo sa kanya, pag nasabi niya na sa iyo yung mga benefit na makukuha niya sa opportunity, ito yung next na itatanong mo sa kanya. May mga gusto ko pa bang itanong bago ka magsimula? Okay? O kaya ano yung mga questions na gusto mong masagot ko bago ka makapagsimula? Or, bago ka magsimula sa business na to, may gusto ka pa bang malaman? Okay, kapag sinabi ng prospect mo na kapag may mga remaining questions pa siya, ang goal mo is masagot lang yung mga question na yun. Okay? Ang goal naman kasi talaga natin is mabigay lahat ng mga kinakailangan na information para makagawa ng informed at sariling decision yung prospect natin. Okay? So, for example, may objection pa siya natitira, kung may question pa siyang natitira, ang goal mo lang is masagot yun. So, make sure na napanood mo din yung video training number 2 natin dahil tinuro ko sa'yo yung mga common. Dahil tinuro ko dun sa video training na yun kung paano mo sasagutin yung mga most common MLM objections. So, for example, sinabi na ng prospect mo na wala naman na, baga wala na siyang question. Ang magiging closing line mo ay ito. Okay? Sounds to me na ready ka nang mag-join. O kaya naman ay ito. Mukhang handa ka nang magsimula, tama ba? Mukhang handa ka nang magsimula sa business na to, tama ba? Pag sinabi mo yun sa prospect mo, pakinggan mo kung ano yung isasagot nila. Kasi doon mo malalaman kung may mga tanong pa sila or kung may mga objections pa sila. Okay? Kung wala na silang tanong, sasabihin lang nila, parang ganito, oo, ready na ako, or paano ba magsimula? Okay, kapag tinanong nila na ganun, kapag tinanong ka na nila kung paano ba magsisimula sa business mo, sabihin mo lang, okay, ganito yung next step na gagawin mo para makapagsimula ka na kaagad. Parang ganun. Okay, let me show you yung mga next steps na gagawin mo para makapagsimula ka na kaagad. Okay, so ganun, i-guide mo na siya sa pag-sign up do sa business opportunity nyo. Kung paano ba yung sign up process nyo. Ituro mo na sa kanya yung step by step na gagawin niya para makasali as soon as possible. So, ganun lang siya kasimple. Di ba sabi ko kanina na very simple lang siya pero very effective. Pero ang kagandahan, pwede mo agad siyang i-apply at magamit sa business na ginagawa mo ngayon. And, may mga ibang nagtatanong, natanong nila sa akin, paano kung iba yung isagot nila doon sa itatanong ko? Okay, for example, tinanong ko to, tapos iba yun naman yung sinagot nila, hindi kagaya ng mga example na binigay ko. Well, to tell you honestly, hindi naman kasi importante yung mga script eh. Okay, ang importante is yung psychology sa likod ng ano yung reason kung bakit mo tinatanong yung mga questions. Anong reason kung bakit mo sinasabi yung mga example scripts na to. For example, ito. Itong, okay, ganito yung next step na gagawin mo para makapagsimula ka na kagad. Basically, kapag sinabi mo yung ganito sa prospect mo, you are showing leadership. Kumbaga, tinuturuan mo siya, ginaguide mo siya. You're showing that you are a true leader. Napakita mo sa kanya na isa kang leader na kaya siyang i-guide sa proseso or do sa business. Parang ganun. Okay? Mas importante yung yung maintindihan mo or ma-internalize mo kung bakit mo sinasabi yung itong mga scripts na to. Okay? Kasi kapag naintindihan mo na ng maigi kung ano yung reason kung bakit mo sinasabi yung mga lines or script na yan, doon darating yung point na makakapag-improvise ka na ng mga sasabihin mo doon sa prospect na kinakausap mo. Okay, so ito yung consultant close method. Ito yung isa sa mga closing method na ginagamit ko para makapag-sponsor ng madaming downline sa aking business. Okay? Ito yung isa sa mga closing method na tinuro ko dito sa loob ng Sponsor More Downlines training ebook. So, make sure na i-apply mo kagad itong method na to sa business mo. Kung may kakausapin ka mamayang prospect, kung mayroong kakausapin bukas sa isang araw, make sure na gamitin mo agad itong mga lines na to para ma-practice mo kagad, para masanay ka kagad, para ma-internalize mo kagad yung method.
at para ikaw mismo makita mo din yung response at yung magiging resulta kapag ginamit mo tong closing method na to. So I hope madami kang natutunan dito sa 3-part video training series natin, and I hope ay nag-enjoy ka sa panonood nitong 3 videos na to, dahil ako mismo nag-enjoy ako sa paggawa nitong 3-part video training series na to para sa iyo. At ngayon ang kailangan mo na lang gawin ay i-apply ang lahat ng mga natutunan mo mula dito sa training series natin. Pero syempre, hindi dito natatapos yung pag-aaral mo. Baga, hindi dito natatapos yung pag-educate mo sa sarili mo. Because network marketing is a continuous learning journey. Sabi nga nila, if you stop learning, you stop earning as well. So, dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy yung pag-increase mo ng mga nalalaman mo. Dapat tuloy-tuloy yung pag-increase mo ng knowledge mo. At kapag ginawa mo yun, makakapag-acquire ka ng mga necessary skills. Mga skills na tutulong sa'yo para magka-resulta, para maging successful dyan sa business mo. Okay? So may gusto kong ikwento sa'yo, maiksing kwento lang to. And I'm sure may mapupulot kang magandang aral din sa kwento na to. Pwede rin na narinig mo na to before, pero ito kwento ko pa din. Tungkol to sa isang lalaki na naglalakad sa kagubatan. So naglalakad siya sa gubat. And habang naglalakad siya, may nakita siyang isang mangangahoy na nagpuputol ng puno. Okay. Nakita niya yung mga ngahoy na yon na pagod na pagod at hirap na sa pagputol ng puno. Tagaktak yung pawis at napapamura pa sa hirap yung mga ngahoy habang pinuputol niya yung puno. Ngayon, nagtaka yung lalaki na nakakita sa kanya sa mga ngahoy. Ginawa niya, tinanong niya yung lalaki. Sabi niya, anong problema kaibigan? Ang sagot ng mga ngahoy, mapurol kasi itong palakol na ginagamit ko. Kaya hindi ko maputol ng maayos itong puno, ang sagot ng mga ngahoy. Sabi ng lalaki, bakit hindi mo hasain yung palakol mo? Ang sinagot sa kanya ng mga ngahoy, mahihinto kasi yung pagpuputol ko ng puno kapag ginawa ko yun. Mahihinto ako sa pagputol ng puno kapag hinasa ko itong palakol ko, sagot ng mga ngahoy. Sabi ng lalaki, pero kung hahasain mo yung palakol mo, mas magiging mabilis at mas madali ang pagputol mo dyan sa punong yan. Ang sagot ng mga ngahoy, wala kasi akong panahon para huminto . Habang mas lalo siyang napapagod doon sa ginagawa niyang pagputol ng puno. Habang mas lalo siyang pinagpapawisan doon sa pagputol ng puno na yon. So napailing na lang yung lalaki, tapos naglakad na lang siya papaalis. Iniwan niya na lang yung mga ngahoy. Maraming mga networker ngayon ang kagaya ng mga ngahoy doon sa kwento. Karamihan ay hataw lang ng hataw. Araw-araw, hataw lang ng hataw. Kahit pinagpapawisan na, kahit hirap na hirap na. Kahit wala pa ding resulta, hataw lang ng hataw, hataw lang ng hataw. Kumbaga, hindi sila makapaglaan ng panahon para hasain ang sarili nila para mas maging effective at mas maging efficient dun sa ginagawa nilang negosyo. Now, I want to congratulate you dahil the fact na pinapanood mo ngayon ang video na to, katunayan lang yan na gusto mong maglaan ng oras at willing kang hasain yung sarili mo, willing kang hasain yung mga skill mo. Pinatunayan mo sa sarili mo na willing ka talagang maging successful. So, congratulations. Tama yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo yan. Once again, thank you very much for watching our training video series.